Pagsitayo po ang lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus, tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng Kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa Kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, ang kaalaman sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili sa pagsupil sa sarili, ang katatagan sa katatagan,
ang kabanalan sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit ang pag-ibig. Salamat sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos ko, tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ninyong makapangyarihan. Makapagsabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Diyos ko, tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil, ay sasaklolohan. Diyos ko, tapat at totoo, kau lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpilaan ng mahabang buhay at makatitiyak na ang tatanguhin nila'y kaligtasan. Diyos ko, tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat. Tayo'y kanyang iniligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga iskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Umukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa sa mga utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kinalang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Isa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak.
Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamahang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan ng talinhagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Maganda sa ating maganda nating pagnilayan sa araw na ito. Tulad ng mga katiwala na pinagkatiwalaan ng ubasan, malinaw siguro sa kanila na hindi kanila yon. Ibinigay lang sa kanila, pinagkatiwala sa kanila para alagaan. Ngunit ang ginawa nila, imbis na alagaan, magbigay ng parte sa may-ari, anong ginawa nila? Inangkin ang hindi kanila. At minsan, kapag karamutan ang tumitimo sa puso ng isang tao, pagiging makasarili, minsan ay inaangkin ang hindi naman kanya. Imbis na alagaan ang pinagkalooban sa pinagkaloob, iniisip niya, hindi, akin to eh. Ba't ako magbibigay ng kaparte? Akin to eh. Minsan naminin natin sa puso ng isang Kristiyano, may mga pagkakataon na ang karamutan ay pumapasok sa puso ng isang Kristiyano. Kaya maganda bilang isang mga Kristiyano at sa pagninilay natin, na minsan kailangan din natin bantayan ang sarili natin. Tignan natin ang puso natin. Tignan natin yung kalooban natin. At yan po ang kahalagaan ng ating paglago sa pananampalataya. We can only grow in faith if we look at ourselves and admit our faults. Sabi nga nila, para daw mag-improve ang isang bagay, kailangan din natin makita ang mga kailangang ayusin. At sa puso din natin, para tayo ay lumago sa ating pananampalataya, lumago sa ating pagsunod kay Jesus, sana ay may pagkakataon din lagi tayo na tignan ang sarili natin. Minsan kasi ayaw natin tignan yung sarili natin. Baka natatakot tayo sa makikita natin o ayaw natin aminin yung pangit sa sarili natin. Dahil mas gusto natin makita, hindi, okay ako. Wala akong problema. Perfect na perfect ako. Pero pag humaharap tayo sa Panginoon, sana humarap din tayo na may pagpapakumbaba. At ang tao nagpapakumbaba, kayang tignan ang kahinaan, hindi para ibaba siya. Kundi kaya niyang tignan ang kanyang kahinaan. At humingi ng tulong para maayos ang kahinaan. Kaya maganda rin no sa ating pagdinilay at pagdarasal bilang isang simbahan. Humaharap tayo sa Diyos na may pagpapakumbaba. Wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Dahil alam din natin sa sarili natin, nakatiwala din tayo.
Pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang biyaya. Pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang kabutihan. At ngayon, habang dahil pinagkatiwalaan tayo, kinikilala natin na lahat ay mula sa Diyos. Ang lahat na meron tayo, ang buhay ng biyaya natin, pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya ang puso ng isang Kristiyano hindi na pagmamataas, kundi lumalago sa kabutihan dahil malinaw sa isang Kristiyano na siya ay tumatanggap ng biyaya. Ang lahat ay mula sa Diyos, kinikilala na mula sa Diyos. Kaya no, bilang Kristiyano, kung kinikilala natin na ang lahat ay para sa Diyos, ang lahat ay mula sa Diyos, tayo ay sumusunod lagi sa Kanya. Nagmamahal at pinipili Siya. Kaya sa ang ating pinagdiriwang na santo ngayon, si San Carlos Luanga at mga kasamahang martir, dahil pinili nila ang Diyos, alam nila ang Diyos na nabigay sa kanila ng lahat, handa silang manindigan at tumayo para sa kanilang pananampalataya sa Diyos, kahit na sa mukha ng pag-uusig, kahit sa harap ng kamatayan, sa kabila ng mga ingay sa paligid nila, na sinasabi sa kanilang itakwil ang kanilang pananampalataya, ang ginawa ng mga santo natin ngayon, nanindigan hanggang kamatayan. Maganda rin sa atin bilang Kristiyano, kung nakikinikilala natin na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, kung alam din natin na ang biyaya, ang mga biyaya natin ay nagmumula talaga sa Diyos, sana piliin din natin ang Diyos na nagkaloob ng lahat sa atin. Sana piliin natin ang Diyos sa pagkakataon no, na ang mundo ay gusto ng itakwil at isantabi ang Diyos. It is about recognizing the goodness of the Lord in your life and like the martyrs, always choosing God, always choosing our faith. Kaya maganda no sa pagninilay natin ngayon, hilingin natin ang grasya sa Diyos na bigyan tayo ng pagpapakumbaba na kilalanin na ang lahat ay mula sa Kanya. Ang buhay natin ay buhay ng biyaya, nagmumula sa Diyos, at ang taong naninindigan sa Kanyang pananampalataya dahil pinipili din Niya ang Diyos, tulad ng mga martir, ay nagliliwanag ang kanilang buhay. Nagliliwanag sa harapan ng Diyos, nagliliwanag sa kapwa Niya, dahil lagi Niyang pinipili ang Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, may pagninilay na sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga. Ilagay natin sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan, ang ating itugon. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namumuno ng simbahan, naway makatanggap ng liwanag, kalakasan at pag-aalalay sa tungkuling paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang ating pamilya, naway bigyang pansin ang diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tayo naway mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay
at mga may sakit. Naway, huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, ang iyong anak ay ang batong tinanggihan. Tinanggap namin siya ng buong puso at may pananalig naming itinataas sa iyo ang aming mga kahilingan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng mga alay, ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito. Katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kayo sa ikaw ay talikdan, kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Carlos Luanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo."
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. Sa piging na ito, ating pagsanuhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Tikman ninyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang Diyos ang pag-asa. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawa't dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating announcement. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog ng kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula
alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Biyernes. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa Paris Finance Office. Ang maliligong po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na mga may sakit o ang may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na June 6, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makaisa po tayo. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita ng mga martir na hindi naigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo na ang magdulot sa kanila ng paninindigang magtiis ay magbigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisak ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluminalhati, alam.